Good morning mga bay. Ayun mga bay, pa-uwi na kami. Galing lang kami dito sa itaas ng bundok. Mayroon lang kaming inasikaso. Ayun mga bay, samahan nyo kami sa aming paglalakbay dito sa Saipan. Papakita lang namin mga bay yung mga magagandang views dito. Kahit hindi kagandahan pero maganda na rin tingnan dahil sa ganda ng panahon at nasa ibabaw kami ng bundok. Pababa kami mga bay. Ito yung pinaka mataas na bundok dito sa Saipan. Ayan mga bay, kitang-kita niyo po yung dagat. Ang ganda ng mga kalsada dito mga bay. Kasi isa to sa mga tourist spot na pinupuntahan ng mga Koreano, Japan, China, Russia, Philippines, sa bihira lang namamasyal dito kung hindi mga ano lang mga citizen, IOE citizen or mga contract worker, mga OFW. Dandan lang tayo mga bay dahil 40 miles per hour lang ang takbo dito. Kaya kailangan natin sundin yung nakalagay sa road sign. Speed limit. Tsaka bawal umuvertik dito. Pwede ka naman umuvertik. Pero pag may pulis, yari ka, delikado. Malaki yung malaki yung penalty pag mag-overtake ka. Except pag mga bay, nakatulin. Two lanes pala. Yun, pwede kang Pero pag one way lang, mabagal yung sinusundan mo. Ayan, pagtiyagaan mo yun. Pansin nyo ba mga bay, walang lubak, di ba? Ganun ka, Tsaka yung kalsada dito, naka-espalto. Yan ang gamit nila para, kasi yung pagkalsada na regular lang, karamihan kasi mga kural yung mga bato dito, kaya madulas. Kaya naisipan nilang espalto na ang gamit para pag once na hindi ka gugulong sa kalsada. Kapit pa rin yung yung gulong mo. Yan dito mga bay, pwede ka nang umuvertik. Kung mahina yung sa ka. Pero yun pa rin, kailangan sundin mo yung 40 miles per hour. 45 ata ang pinaka 45 yung pinaka high speed mo na. Pero pag gusto mo nang taasan mo, pag walang pulis, okay lang yun. Pero pag mayroon yun, delikado ka. Overspeeding, laki yung nun.
ako yung penalty mo. Eh mga bay, tingnan mo yung mga gilid ng ano natin. Ganda ng mga bulaklak. Yan ang prime tree dito. Tuwing April, nagsisimula na yung bulaklak. Tapos hanggang September lang yata. Dito mga bay, 4 lanes na yung pasalubong tsaka yung papunta. Kaya pwede ka nang mag-ano dito. O nga pala mga bay, yung Saipan ay pinapatakbo lamang sa isang governor at isang vice governor. At mga pulis lang dito mga bay ang mayroon. Wala dito mga military. Mayroon man mga US military. Pag once na mayroon silang mga training or mayroon silang mga ano dito. Ayun, training. Pero nagpapaano dito sa peace and order, police lang po. Dito nga pala, wala siyang public transportation. Walang bus. Mayroon pala taxi lang. Yun na medyo mahal. Kailangan mo pang tumawag. Tawagan mo yung taxi. Yun, medyo mahal siya. $3 tapos $5 kung malayo. Kaya hindi siya advantage na wala kang sasakyan dito. Kailangan may sasakyan ka talaga. Dahil pag meron kang bibilin sa tindahan, medyo malayo-layo kasi yung mga tindahan dito, kailangan talaga magsasakyan ka. Sa bus naman, wala siyang public bus sa transportation dito. Mayroong tourist bus lang. Yun, ito nga pala yung pinaka downtown dito, Garapan. Ito yung pinaka sentro ng Saipan. Bali, ito yung mga hotel establishment. Umaataw si Manong sa pagdadrive. Parang nagmamadali ata. Yan ang umabirtik sa akin kanina. Kaya pinagbigyan ko na lang. Saka mayroon din ako nakita mga bay sa likod ko. Nakadikit sa akin. Nagmamadali din ata. Ayun o, yung blue na yun.
gumaganon mga bay pag nakita ako, madali daw sa halos na halos na mabubunggo ako, lalo kong binabagala. Siyempre, paramdam sa kanila na mali yun eh. Ayan mga bayan, nandito tayo ngayon sa sa Beach Road. Yung dinadaan natin kanina, yun ang Middle Road. And then, ito naman ang Beach Road. Yan, napapansin nyo mga bay, dito hindi na siya espaltado. Ano na siya, yung ano na lang. Kasi dito, 35 miles per hour lang ang takbo dito. Yan ang pinaka speed limit. Kaya hindi na nila ano, tsaka yung kalsada kasi hindi na siya pa curve, puro straight na lang. Then dito nyo makikita mga bay ang ganda ng Saipan. Mayroon diyang pathway yung sa right side na yon. Yan ang pwede kang magja-jogging diyan, mag-walking. Mahaba po yan ang ano niyan, yung pathway na yan. Halos mga 3 hours o 4 hours yata yung ano mo niyan. Balikan, napaka layo yan. Sinasadya yan para mag-jogging, mag-walking, mag-bike. At malalanghap mo yung simoy ng hangin na galing sa dagat. Lalo na pag once na palubog na yung araw, diyan mapapansin mo yun yung sunset. Ayan dito mga bay, yun, one way lang. Kaya pag mabagal yung sundan mo, tiis ka talaga. Yun, dito rin, ang dami rin mga, marami rin mga flame tree. Tsaka pine tree, yung pine tree sa atin. Kaya pag mag-walking ka dito, talagang malilim siya. Tsaka may ilaw din yan sa gabi. Dito mga bay, halos zero crime rate dito. Wala tayong ano dito. Mayroon namang mga nakaw-nakaw, kunting-kunti lang. Pero ano lang siya, bihirang-bihira. Pero yung mayroong mga crime na karumal-dumal, wala po yun. Napaka-peaceful po yung lugar na to. Malaparaiso po ang ano nito. Kahit island lang, wala kaming malalaking mga mall dito. Walang mga pasyalan na mga gaganda. Pero ang sarap tumira dito. Dahil napaka peaceful. Saka mababait yung mga tao dito mga bay. Kaya hindi na rin siguro masama. Nasundin mo rin yung mga rules and regulation dito sa kalsada. Yan dito mga bayan, ginagawang stoplight. Pero malawak yung ano nila, yung construction. Kahit ano lang, stoplight lang ginagawa. Kasi intersection kasi dyan, bigayan, tapos nag-cosub traffic, kaya nilagyan nila ng stoplight. Ayan mga bayo. Ang ganda dyan, mag-walking pag sa araw, sa umaga at saka sa hapon. Ang dami dyan mag-walking. Nakita nyo mga bay, ganun lang mga takbo dito. Ang takbo ko kasi mga nasa 30 lang.
wala kayong makikitang masyadong malalaking mga building dito except sa mga hotel. Yun yung kanina yung sinasabi ko sa inyo sa Garapan, yun ang maraming hotel doon. Dito naman mayroon ding mga ilan-ilan lang. Dito mga bay, pag araw ng Sabado at Linggo, yung weekend, ang daming nagsiswimming dyan. Family bonding sila. Yan, nag-iho-iho, ano mga ano. Party-party. Dito mo talaga makikita kahit nag-pa-party sila, walang gulo. Si Bigayan. Kung ano yung ano mo. Dahil siguro sa ano, nakikita ko dahil hindi mo kasi random yung ano dito. Yung kahirapan sa buhay. Kaya siguro ganun din. Kasi kahit wala kang trabaho dito, mayroon namang ayuda galing sa government, US government. Lalo na pag marami kang anak, marami kang makukuhang ayuda. Yung tinatawag na food stamp. Kahit ako, mayroon kami niyan. Kaya lahat mayroon talagang makakain yung tao. Bukod pa doon, marami ka pang makukuha ang mga benefits. Lalo na pag mga anak mo, US citizen. Libre pag-aaral dito mga bay sa public school. Libre pagkain, libre bus. Lahat, ano na lang. Pag-aruga na lang ang kailangan mo sa mga anak mo. Kaya sarap din talaga dito tumira. Kahit nga hindi siya ganun kalaki yung ano, yung island, parang probinsya lang to sa atin. Nasa mga 60,000 ano lang kami dito mga bay. Population kasama na yung mga Filipino contract worker. Kaya isa sa mga parang mas malaki pa yung barangay sa atin. Compare mo sa ano, pero malaki ito. Nasa 50 miles, square miles yung Saipan. Pali pag babiyahe ka, mga ano lang. Siguro mga nasa 25 minutes lang. Maabot mo na yung dulo. Balikan is 1 hour. Hindi pa ganun kalakas yung biyahe mo niyan. Ganun lang kaliit yung Saipan. Pero isa to sa mga tourist spot dito. Sa Pacific. Malapit lang kami sa Guam mga bay. Bali 35 minutes lang by airplane yung Guam. Ayan mga bay, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Ayan, malapit na tayo matapos. At ingat tayo lagi mga bay. Maraming salamat po sa inyo. At kung nagustuhan nyo yung video mga bay, please subscribe and like. At pindutin lang po ang red button para updated kayo sa susunod na upload ko mga bay. Maraming salamat mga bay sa pagtanaw. Ingat!